guys, good morning sa inyo lahat. Welcome back to my channel. Ngayon guys, may gagawin tayong bubong. Estimate na natin kahapon. Nakabili na rin sila ng materials. So ngayon, mag-umpisa na kami. So yung gagawin natin, medyo malayo. Siguro nasa 30 kilometers yung pupuntahan namin gagawan ng bubong guys. So ito yung mga dadalhin ng gamit. Ito, welding. Ito yung malaking welding guys. Itong welder. Actually guys, mag-order na rin tayo ng portable na welding kasi kailangan natin yun kasi daw medyo mahina yung kuryente doon. Kung hindi pwede itong malaking welding, portable yung gagamitin natin. So ito yung iba pang gagamitin natin. Spanner, martillo, welding mask, extension, wire na pangdugtong natin kung malayo yung pagkuhan ng kuryente. Ito, grinder, yung barena guys, dito natin may tatala kasi hindi pa naman tayo magbubong. Saka yung mga gunting, hindi pa naman tayo mag-iero. Vice, yan si vice grip, spana, metro, sinsil. Kailangan din kasi ito guys, kung halimbawa may mga sinsil tayo. Saka ito, magkaroon tayo ng mga guantes. So, pumunta na tayo guys. So yun guys, andito na kami. Ayan, ito yung gagawin naming bahay. Ayan. Bali, ang style ng bubong nito guys ay continental, American type. Bali, ang sukat nito ay 6x9 meters yung sukat niya guys. So ito yun guys, ayan, channel bar yung gagamitin natin. Yan yung gusto ng may-ari kasi binigyan natin siya ng option kung tubular o channel bar. So yan yung pinili niya guys, 1/4 yung gagamitin natin, channel bar 2x4 ang size. Ayan, pati ayan yung angle bar, ayan, 1 1/2, tsaka ito guys yung mga C-par links natin, 2x8 by 1.5, 2x3 by 1.5. ayan sila guys, galvanized. Ayan siya guys. Ayan, bale, ang gagawin natin guys, a-assemblein na natin dito sa baba yung channel bar. Lalagay na natin yung pinaka-trusses, yung mga stopper, ilalagay na natin para mas madaling maglagay. Kasi kung sa taas natin susakatin, mas mahirapan guys. Kailangan talaga dito sa baba natin assemblein. Ilagay na yung mga stopper para mas madaling paggawa natin. Para mas mabilis. Saka, kaya tatabas muna tayo ng mga stopper. Saka siya nga pala guys, ayan, pinipinturahan na natin ng gray primer para pag nailagay na natin sa taas eh, nakapintura siya ng primer. Ayan, pinipinturahan na ang aking anak. Ayan, kaway ka mo pa. Tadusa. Ito yung bali yung sukat ng stopper natin guys, 2 and 3/4 yung sukat niya. Lalagay na natin ito sa channel bar para pag nag-akyat tayo ng mga trusses eh, nakalagay na para hindi na tayo magsusukat-sukat sa taas guys. So tuloy-tuloy na natin guys. So ayun guys, kinuha na natin sukat at tinabas na natin. Ayan yung mga nagputulan. Ngayon dyan guys, magdudugtong tayo para hindi walang masayang na bakal. Kasi kung di natin idudugtong yan, maraming mauubos at magagastos yung may-ari ng bahay. So idudugtong na natin.
guys, nalagyan na natin yung mga stopper. Ngayon, magsasampa na tayo ng process. Garage na tayo. So yun guys, naikip na namin yung mga channel bar na process. Ayan. Ang gagawin namin, install namin yung isang side. Pagkabilang gilid, ile-level namin. Tapos, sunod-sunod na yun guys, iskulahin natin. Tapos, dire-diretso ng paglalagay ng C-par links. So, umpisa na natin. So yun guys, naikip na namin yung mga channel bar na trusses. Ayan. Ang gagawin namin, install namin yung isang side. So yun guys, ayan, nailagay na natin itong unang side, yung pinakababa ng design ng bubong, ayan, pinakababa. Ito, ayan, nailagay na lahat namin yung parlings. Bali, iniwan muna natin yung paglalagay ng sanepa guys, kasi inuhuli yun, ayan. Ayan guys, ayan. Ayan, ayan guys, ito, yung nasa dulo. Ito guys, ayan. Ginawa lang ating guide dyan guys, pinaka guide nyo yan. Actually tansi yung nilalagay dyan guys, pero ganyan na nilalagay natin para mas madali. Ibabangga na lang natin dyan guys, para mas, kasi wala namang problema sa paglalagay ng fascia board o sanepa, kasi na-adjust naman yon. So ngayon dito na tayo sa kabila guys, yung pinakataas. Ayan, naikit na namin yung mga channel bar guys. May mga stopper na rin. Ayan, tulad yung dating ginagawa natin, nakalagay na rin mga stopper. Ayan, nailagay na namin guys. Ayan, ayan, pinansyan na natin. Ayan, tapos ito guys. Ayan, yung ito, ayan, itong hollow block na yan, dapat may asintada yan guys, asintahan pa yan, kaso wala pa yung gagawa, wala pa yung masong magagawa. Kaya ginawa natin, nilagyan na natin siya ng tukod. Ayan guys, ito, ayan, ito. Angle bar na uno medyo guys. Tinukuran na natin para may lagay na natin guys yung mga trusses para makagawa na tayo. Kasi kung hintayin pa natin yung mag-asintada, eh matatagalan tayo. Kaya tinukuran na natin. So, ayan guys, ayan. Ito, paglalagay guys ng fascia board, inuhuli yan. Kaya ayan, bakante yung dulo at saka yung sa una. Ayun, yung sa kabilang side guys, ayan, yung nasa dulo. Ididikit lang namin sa biga yung pinaka fascia board, kasi hindi lalagyan ng bulada dyan. Daan kasi yan guys, so ididikit na namin na lang namin sa biga yung gutter. So ayan. Ngayon ang gagawin na namin guys, kukunin na namin yung mga sukat para parehas yung spacing. Tapos maglalagay na kami ng mga 2x3 na C-par link. So tuloy-tuloy na natin yung paggawa guys. So yun guys, ayan, natapos na natin nilagay ang mga parlings. Ayan. Ayan guys, natapos na natin mailagay. Na-full weld na rin natin yung mga stopper. Ayan. Ayan guys, ayan, ilipat natin. So ayan guys, isusunod na natin gagawin yung fascia board, yung pinakasanaypa niya. Yun na isusunod natin lalagay. Ngayon ituturo na natin dyan kung paano tapang paglagay ng fascia board. Bago tayo magtapos guys, paki-like ang mga video natin. Pindutin niyo ang notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod na mga vlog natin, lalo na sa paggawa ng grills at mga bubong, para updated kayo mga guys. At paki-subscribe na rin guys, paki-subscribe na rin. Maraming salamat guys.